is she? She is Kris V. Hi, SHE-zums! Welcome to my YouTube channel! One of the most highly requested vlogs is one in which I share the luxury items I purchased during our month-long European trip. Dahil nga panay ang share ko sa IG stories ko na waiting game sa Hermes stores, ang haba ng mga pila sa Louis Vuitton, sa Chanel, sa Dior, grabe, ibang klase. Pero thankful ako sa mga personal shoppers ko. Dito ko lang din na-realize na ang dami ko palang personal shoppers sa iba't ibang city. Like in Milan, my personal shopper made love locks. In Europe, deep personal shopper PH. In Spain, kicks and stuff. In Paris, locks, Paris, bags. So anyway, ang dami ko palang kilalang shoppers, pero hindi ko na na-meet lahat. So eto na nga, simulan na natin. Oh. I'm not gonna share with you everything that I bought kasi hindi to bragging ha, but more on, ang dami kasi nag-request and hindi naman ako panayang share sa YouTube channel ko ng mga bago kong bili, luho ko in life. In all fairness naman, SHE-zums ha, hindi naman ako ganun sa YouTube channel ko. One of the reasons also kung bakit i-vlog ko to is because ngayon lang ulit ako nag-shopping na nakapasok ako sa stores mismo. Kasi madalas nga, dahil nga may mga shoppers ako all over the world, madalas nakikita ko lang sa picture, nakikita ko lang sa Instagram. Iba pa rin pala talaga yung nakikita mo in person. Nakakapasok ka sa stores, nakakapili ka, nakikita mo lahat. So, yun din yung dahilan kung bakit gusto ko i-share sa inyo, SHE-zums. Kasi, ang tagal ko nang hindi nag-shopping mismo sa mga stores. Lagi lang akong pabili sa mga shoppers ko. So, na-excite ako syempre. Alam mo na, it's my Disneyland. Anyway, ayan, ang dami ko ng chinika, hindi pa ako nag-shopping. So, I'm just gonna share with you the items na feel ko may sense or yung may story. So, let me share with you the very first bag I purchased. Ayan, this Chanel bag. So, I purchased this in Austria. Fourth country pa lang namin yon during our month-long European trip. So, si Perry sabi niya, uy, pang-apat na country pa lang natin to. Meron pa tayong 7. Utang na loob, huwag kang mag-shopping. So, sabi ko, sige, kalma lang yung shopping ko. And then, sabi ko, pwedeng yung maliit lang. Oo, maliit lang para kasyang-kasya pa sa maleta natin. Vanity box. Super liit niya. Walang kasha. I guess, lipstick lang. Susi. Yun lang yung kasha. Next is... Okay, ano kayang sunod natin? Okay, this Chanel. I don't know how to pronounce it, SHE-zums. Pagpasensyahan nyo na hindi ako magaling sa pronunciation. Pinoy pronunciation ako. So, Deauville bag. So, book tote siya. And then, I bought this in Florence. Gusto ko talaga siya in pink color. Ito talaga yung gustong-gusto kong bilhin na Deauville bag. This is my first Chanel. Ito yung first Chanel Deauville bag ko. Parang hindi. Pero, ayan. Super nagustuhan ko yung color niya. What else? Okay, the first bag na nabili ko sa isang outlet store or sa isang outlet shop. Kasi isang beses lang naman ako pumunta sa outlet and it's in Florence. So sa Florence, may isa silang malaking-malaking mall na may mga iba't ibang luxury stores na outlet. So ito yung una kong nabili sa outlet. Prada. Hindi ako fan masyado ng black bags. More on colorful bags ako. Pero sabi ko, ito yung bag na pwede ko pang harabas. Yung pwede kong ipatong kung saan-saan. Yung hindi ako masyado mag-worry. Yung pwede kong gamitin everyday. Tapos sakto yung size niya. So sabi ko, kailangan ko nitong bag. Next is, okay. So ito namang two bags na to. Chanel 22. Obsessed na obsessed ako sa Chanel 22. Like, every time papasok ako sa Chanel store, tatanungin ko lang, ano yung colors na available ng 22. So, the first one na nabili kong Chanel 22, itong violet na to in Monaco. Ganda, ang cute, diba? Super cute talaga. Actually, gusto ko talaga black. Kasi, ewan ko ah, colorful person ako when it comes to choosing bag colors. More on, doon ako sa mga matitingkad, ganyan. Pero when it comes to Chanel, gusto ko either black, gray, or beige lang. So, sabi ko, gusto ko ng black na Chanel 22. Kaya lang, it's so hard to find. As in, sobrang hirap maghanap ng black na 22, na Chanel 22. So, nung nakita ko tong violet, parang pasok naman sa banga kasi very, parang maano sa mata, basta yun.
parang striking siya. Mas litaw din yung siya na. And it's in small size. So sabi ko, sige, get luck ko na to. So nabili ko to sa Monaco. And then, nakakita ako ng black sa Cannes. After Monaco, pumunta kami sa Chanel. The next day, pumunta kami sa Chanel. Sa Cannes. Cannes o Cannes, basta ganun. Nakakita ako ng black! Nakakaloka! So, syempre, nag-isip ako, sabi ko, nakabili na ako ng violet. Kaya lang talaga ang goal ko for Chanel 22 is black. Yung mga Chanel ko talaga mostly is black. Kasi gusto ko ng black. So, bumili ako ng black. So, kinuha ko, I got the black one in medium size. Para lang maiba dito sa violet, no? Oo. Para medyo may dahil na ako kay mom na, syempre, mas malaki yung isa. Tapos yung isa. Charot lang. So, this is my black Chanel 22 I got in Cannes. Kinuha ko agad. Kasi ang hirap-hirap nga makascore ng black. Ito medyo malaki lang siya, but this one is yung small. And hindi ko siya pinagsisisihan kahit magkamukha siya kasi very striking din naman talaga yung color nito. Like, na-attract talaga ako sa color niya kahit black talaga yung goal ko. Okay, so what else? Okay, so yun nga, bumalik tayo dun sa outlet. Ito naman yung medyo pinagsisihan ko bakit ko binili. Kasi masyado siyang matingkad. It's a Balenciaga bag. O diba, sobrang tingkad. Akong ako to actually eh. Ito yung mga type of bags ko yung very colorful. Okay, ito naman. So, ito yung nabili ko. Sa Barcelona, Spain. Dahil 5,000 euros something siya, nakakuha ko ng 15.7% tax refund. And up, na-realize ko, medyo pinagsisisihan ko din kasi pinilit ko. Alam mo yung sabi ko, maka 15.7% lang ako pero hindi ko naman masyadong type. Alam mo, SHE-zums, cute siya. As in, super cute na may Chanel pa siya dito. Kaya lang, I have so much pink bags. Sobrang dami ko ng pink bags. Ito naman, ito talaga yung pinaka-favorite kong bag. Balenciaga. Studded with crystals. Kita nila. Ang cute, no? May strap to eh. Kaya lang pinasok ko sa loob kasi baka matupi. Ayan, may strap siya. Yan! Alam niyo ba, SHE-zums? Ang tagal kong pinag-isipan to. Sobrang gusto ko siya. When I first saw this bag kay Kylie Jenner, pinost niya to sa Instagram niya, sobrang na-inlove ako. Kaya lang, nung nakita ko yung presyo, sobrang mahal niya for a Balenciaga bag. Like, ito na ba Balenciaga? Kasi presyo mo yung Chanel. Siguro dahil nga with crystals, siya SHE-zums. So anyway, super obsessed ako. Like, yung mga, nung pinakita ko to sa sisters ko, kasi when I buy a bag, I consider my sisters' comments, or kung magagamit nila, kung bet nila, para mahiram din nila sa akin. Para sulit na sulit yung bag, di ba? So, nung nakita ng ate ko, parang ang comment niya, ang pangit, parang kang toy. Parang toy, parang laruan, at saka parang hindi siya classic. Ay, naku, dead ma ako sa ate ko, basta gusto ko to, akin to. Kung ayaw mo gamitin, edi wag. Saka talagang inano ko to ha, sinearch ko kung saan available. Okay, eto naman. I bought this one in Monaco. Tandang-tandang, Louis Vuitton Papillon na. So, dinayo ko talaga yung Louis Vuitton Monaco just to get this bag. So, kahit mas gusto ko yung on the go, gusto ko yung bukto type nito eh. Pero wala lang available. So, ito na lang kinuha ko. May ano pa siya, coin purse. Kita na ba? Ano ba yun? Ang nangyayari? May strap. Beauty vlogger. Charis! Sa susunod sa picture nyo na lang makikita. Ito, nabili ko rin sa Prada Outlet in Florence also. Kasabay nga tong bag na to. Itong Prada bags kasi nga, SHE-zums yun. Okay, what else? Aha! Okay, so this one I bought in Louis Vuitton Champs-Élysées. Hindi ko alam kung tama yung pagka-pronounce ko. Basta sa Paris, yung flagship store ng Louis Vuitton. Gustong-gusto ko tong backpack na to. I also bought a nano bag. Super liat kasi super cute niya. So sabi ko, love it! Wala kang malalagay din. Hindi mo rin malalagay yung cellphone mo. Siguro pag Pro Max, hindi kasha. Pero pag yung normal lang na phone, kasha naman siya. It's so cute. And then dahil hindi siya kasha, SHE-zums. Bumili ako ng isa pang ganito na mas malaki eh. Diba? Grabe yung mga... Grabe, grabe no? Binigyan ko ng solusyon yung problema ko sa buhay. So sabi ko, una ito lang gusto ko talaga nung una. Sabi, kasi cute na cute ako. Tapos diba syempre bagay sa akin yung mga mini bags, micro bags. Sabi ko, okay, okay na to sa akin. Bilhin ko na to. Tapos nakita ko, sabi ko, ay, pwede rin. Kasi nga pag marami akong gamit. Okay, what else? Chanel, more Chanel. So this one I also got in Monaco.
So, ito yung bag na parang dream bag ko din. Dream Chanel bag. Na nung nakita ko sa Monaco, nung nakita din ng ibang tourists or ewan ko, mga gustong bumili, pinag-aagawan. Sabi nila, oh my God, I want that. Do you still have that bag? Kaya talagang kinuha ko na. Sabi ko, no, it's mine. It's sold. Charot! And then another Chanel bag. Na-obsess ako sa wallet on chain ng Chanel. Yun yung mga parang jeweling talaga ako. Ito, wallet on chain and caviar and in gold hardware. Actually, papakita ko lang sa inyo yung mga bag purchases ko ah. Pero yung mga accessories, mga shoes and stuff sa ibang vlog na yun. Ito another Prada bag na nabili ko sa outlet. Cute eh. Diba? Parang picnic bag. Lately then, aside from wallet on chain, yung na-obsess din ako sa parang mga bucket bags. Another Chanel na nabili ko sa Florence. Oh, super cute din. Vanity. Last one na siya. And then, sa lahat ng Chanel stores na napuntahan ko, hindi na ako makakita ng black. So, buti na lang binili ko na to. So, this one naman, I bought in Dior in Paris, a flagship store nila. It's a sac plat. So, ganyan siya. Anong story nito? Wala. And then, nabili ko siya sa Printemps. Ito pala yung ano. May wallet pa akong binili sa Hermes. So, sa Paris, usong-uso. Hindi naman usong-uso sa kanila, pero isa sa mga sobrang habang pila is Goyard. They pronounce it as Goya? Basta ganun. So, bumili ako ng bucket bag, tapos may long strap siya. Para maging body bag siya na bucket. Siyempre, kung bumili ako ng bucket bag, hindi mawawala yung classic na St. Louis. I got myself 2 St. Louis PM kasi perfect rin to pang karabas na bag. Okay lang madumihan. Okay lang na ilapag ko saan-saan. Hindi ba ngayon ko lang binuksan? Black. Meron din in brown na same-same style. Pero hindi ko na ilalabas ha kasi pareho lang naman. Ah! Mga Dior pa pala, hindi ko pa pala napakita. Nabili ko rin ito sa Paris, sa flagship store. Kalalabas lang nitong kulay na to. Nano saddle bag. Cute, no? Pistachio. Pistachio. Ayan. Wala pa rin malalagay. Susi lang. Susi, lipstick, ganun lang. Pero kung merong nano, meron ding mas malaki. Ito, hinabol ko sa airport to. Ang story naman ito, nadaanan ko yung Dior. Sabi ko kay Perry, Perry, ahabol ko lang. So, ito, bumili ako ng saddle. Sobrang nagustuhan ko yung color. Kasi gusto ko nga, lately na obsess ako sa baby blue na color. Or sa shades ng blue. So, nung nakita ko ito, ang ganda. So, that's it. Pwede mga bags na nabili ko. Actually, hindi pa pala lahat yun. Kasi may dalawa pa ako from LV. So, Louis Vuitton Capucine. Pati yung isang bag na Louis Vuitton na on the go, na pink. This is the highlight of this whole budol, European budol. Gustong-gusto ko magkaroon ng Hermes Mini Lindy or Hermes TPM. Pinilahan ko every Hermes store na makita ko sa every city, every country na pinuntahan namin. Ang dami ko nang nabiling items sa iba't ibang Hermes stores just to score a bag. Kasi sabi nila ganun daw yung strategy or technique. Kailangan daw bumili ka muna ng random item sa Hermes store. Saka kanila, pwede, possibly, mabigyan ng bag. So, bumili ako ng t-shirt, bumili na ako ng towel, bumili na ako ng coin purse, bumili na ako ng scarf, bumili na ako ng twilly, ang dami ko na nabiling bracelet, si Perry, binilhan ko ng Hermes cap, yung oran na yung nabili ko, ilang sapatos na para lang makascore ako ng bag. Pero, wala akong nascore na bag sa mga Hermes stores. Except for one. One in Milan. Through the power vested by my personal shopper, Made Love Locks. Thank you so much. Dahil sa'yo, nakascore ako ng Hermes bags. So, ito yung kaisa-isang Hermes bag na nascore ko during our entire trip. TPM. Hermes TPM in a taupe color. And it comes with, of course, a strap. Ayan. Goal din namin ni Perry na makascore ng Rolex watch. Pero unfortunately, pinasok din namin every Rolex store na makita namin and mapuntahan namin. Pero unfortunately, wala, zero. Lahat display lang, exposition, exhibition, kung ano yung dahilan nila. Wala lang, na-compare ko lang siya sa Hermes bag kasi ang hirap din makascore ng Hermes bag. Tapos yun, trinay namin pumunta sa iba't ibang Hermes stores. Kasi ang gusto ko, since nakuha ko na yung TPM, ang gusto ko naman next is Hermes Mini Lindy.
Pero yun nga, wala na. So, ito yung highlight talaga nitong ano na to. Ito yung na-score kong Hermes bag. Pero yun nga, sobrang grabe yung pinagdaanan ko. I guess yun yung pinakamalaki kong nagastos. Ang dami kong nagastos na different items sa Hermes, maka-score lang ng bag. Actually, first time ko rin kasi talaga maka-experience na bumibili mismo sa mga stores nga. Usually, mga Hermes bags ko, binibili ko lang sa resellers. And then, somehow, I understood kung bakit ang taas ng resale value ng Hermes because it's really hard to get a bag. Nakakatawa kasi talagang grabe yung Hermes journey ko. Pero since karamihan ng stores, bawal ka mag-video. So, wala akong nakunan masyadong clips, SHE-zums ng shopping ko. Ah! Ito pa, hindi ko pa pala napakita sa inyo yung Chanel, another Chanel, Pearl Crush Rectangle. Kasi meron akong Pearl Crush na square in pink color. So, sabi ko, para maiba lang. Ganda, no? Okay, that's it, SHE-zums. Sana nag-enjoy kayo and kailangan ko na ulit magtrabaho. Back to work. Ang laki ng gastos ko. Oo. Well, minsan kailangan mo ng onting splurge, onting hoard, para ganahan ka ulit mag-work. So anyway, SHE-zums, sana nag-enjoy kayo. And if you have any questions, please comment below kung anong napansin nyo dito sa purchases ko, kung ano yung gusto nyong i-bash sa akin na sobrang gastos ko. O kaya, I'm sure makaka-receive ako ng comment na bragging ang yabang mo. Mga ganun ako, sanay na ako dyan. Pero yun, SHE-zums, kung patanongin nyo ako kung may regalo dito yung asawa ko, wala siyang regalo dito sa mga bags na purchases ko. So, SHE-zums, thank you so much!